Hi mga boss, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang vision ni Madam Rudy Baldwin. Ngayong araw pa rin po, August 4, 2020. At ito naman ay tungkol sa mga sumusunod. Una ay ang mga di kanais-nais na dadanasin ng mga OFW sa 5 bansa sa mundo. Ang pang-vision naman niya ay ang pagguhuan ng kalsada sa Amerika. Naanimoy naging tornado ito sa laki ng pinsalang na idulot. At ang panghuling vision naman niya ay ang tungkol sa kauna-unahang vision ni Madam Rudy sa OFW sa Ukraine na may gagawin itong hindi kaaya-aya. Kung gusto niyong malaman ng buong detalye, panoorin po hanggang sa huli. At saka mga boss, sa dulo po ng video natin ay may number na pong pinalabas si Madam Rudy sa 645 Lotto Combination. Pero bago po yan, nais ko lamang po sabihin sa inyo na di po ako si Madam Rudy Baldwin at ako lamang po ay isang masugid na taga-subaybay niya. Ang page po ni Madam Rudy Baldwin ay meron na pong 2.5 million plus of followers na po. At kagaya po na parati niya sinasabi sa mga posts niya, ay maging maingat lamang po tayong lahat sa mga fake page na nanghihingi ng load at kahit anumang halaga, kapalit ng mga lotto numbers. At saka mga boss, nilagay ko po sa description ng video sa baba ang link ng Facebook page ni Madam Rudy at na kanyang YouTube channel. Kung bago naman po kayo sa channel ko, ay pakiclick like, subscribe, and hit the notification bell para updated po tayo sa mga panibagong videos natin. So simulan na natin mga boss ang vision ni Madam Rudy Baldwin. Pakinggan po natin. Unang vision, August 4, 2020, OFW vision. Sa lahat ng mga OFW, kahit sa ang sulok man sa mundo, maging matatag at dapat kayo maging palaban sa hamon ng buhay at sa mundong inyong ginagalawan. Nakakita ko sa vision ko ang pagkitil ng sariling buhay na halos sunod-sunod na naman sa bansang Saudi Arabia, Kuwait at iba pang Arab country. Nakakalungkot lang dahil hindi lang ito isa at nakikita ko na naman ang pagkamatay ng isang OFW sa Hong Kong. Nakakalungkot lang dahil hindi nyo nilabanan ang problema. Agad kayo sumuko. Dapat nyo lang subukan o buksan ang isipan at puso nyo. Sa Singapore naman ay aksidente ang nakikita ko ang ikakasawi ng isang OFW dyan. Sa Taiwan naman ay sakit. Labanan natin ang problema dahil lahat yan ay ating malalampasan. At huwag makalimot na manalangin sa Diyos at huwag bumitaw sa hamon ng buhay. Laban lang. Pangalawang vision, August 4, 2020, USA vision. Nakikita ko sa vision ko ang paglakas ng ulan at hangin, ngunit may lindol din akong nakikita. At isang malaking butas ang nangyari sa kalye sa part ng Amerika na nagbigay ito ng matinding pinsala na halos nilamon na ang buong kalsada. Kung pagmasdan animoy tornado na namuo sa kalsada, at kaya ibagsak ang lahat. Ang pagbuhos ng lakas ng ulan at hangin sa panibagong parahon, na bawat hampas nito animoy hinamon ng kalikasan ang sangkatauhan kung gaano katatag ang lahat para maniwala at lumapit sa kanya. Kahit ang isang lugar na kung saan ang iba't ibang kahayupan sa lupa ay makikita mo ang matinding dinadanas nila.
tayo, minsan mga tao, nakakalimot na may Diyos na akala minsan ang tao, masigit silang makapangyarihan. Matuto tayong manalangin. Dahil kahit wala ang Diyos sa harapan natin, Siya pa din ay nagmamasid sa kaliwakan. Maging maingat ang lahat dyan sa USA kahit sa ang sulok ka man. Dahil sa kalamidad na ito, mangyayari pa lamang ito at may OFW na madadamay. Manalangin palagi. Panghuling vision, August 4, 2020, Ukraine vision. Hindi maganda ang nakikita ko sa vision ko. Sa lahat ng mga OFW sa Ukraine, isang lindol na mangyayari pa lamang ito. Ngunit isang lugar ang natamaan ng malakas na lindol na kung saan may isang kilalang personalidad sa Ukraine ang nasawi sa trahedyang ito. Pinsala sa gusali ay nakikita ko din sa vision ko. Isang sasakyang panghimpapawid ang magkakaroon ito ng pagkasira ng makina, ngunit hindi maganda ang pagbagsak nito. Dahil bumagsak ito sa lugar kung saan nasaan may mga OFW na nakatira. At dalangin ko na wag na itong mangyari at wag na kahit sino pa ang masaktan. Ito ang kauna-unahang post ko na may OFW sa bansang Ukraine ang gagawa ng hindi maganda sa sarili niya na siyang dahilan ng kanyang pagkasawi. Huwag niyo putulin ang buhay niyo ng dahil lang sa mabigat nating problema. Matuto tayong lumaban sa hamon ng buhay. At huwag makalimot na manalangin sa Diyos palagi. Laban lang kahit saan man. Laban lang kahit saan ka man sa sulok ng mundo natin. Manalangin sa bawat daloy ng ating buhay. At saka mga boss, may bago po na numero si Madam Gudi Balvin sa 642 combination. August 4, 2020, ipapaalala ko sa lahat na ito lang ang page ko na may 2.5 million plus of followers at 2.4 million plus of likes. Alam ko na naudlot pagbukas ng PCSO. Ngunit may combination na ako ng 6:45 at nag-Thailand upload ko na lang sa YouTube. Hindi ako nakagawa ng video sa kadahilan ng ako ay pagod na talaga kahapon. Upload ko na lang sa YouTube ang video at sasagutin ko din ang mga dreams nyo. Salamat and God bless. At yun po ang vision ni Madam Rudy Balvin ngayong araw. Uulitin ko, hindi nag-post si Madam Rudy ng kanyang mga visions upang magbigay ng panic sa mga Pilipino o OFW, kundi magsilbi itong gabay nang sa ganun tayo ay makapaganda. Nasa sa atin naman po iyon kung paano natin ito tatanggapin. Wala namang pong mawawala kung susundin natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayo.